fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jesse, of David also, and Samuel, and of the prophets. Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, sabay-sabay. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned the flight, the armies of the aliens. Let's pray, Lord, sa lahat po, Lord, sa inyong mga salita. Again, ayun na ngayong hapon, ay pray na kayo pong sumama sa amin, na matututo namin, especially yung mga tina-target namin kahinaan, Panginoon, sa kasalanan, na ito po'y maalis sa amin, or at least ma-mitigate, Panginoon, na pray yung mga kahinaan, Panginoon, hindi kayo manatili ganito, maging malakas kami sa pananampalataya sa inyo, Lord, at of course, sa pagsunod din. Dahil sa tunay na pananampalataya, naintindihan namin na kayo po'y kasama namin. Tutulong kami kung naman yung kainaan namin na yan. And therefore, ito'y gagawin namin. Ma-measure din namin, Panginoon, na kami po'y kung ano yung kainaan namin, mawala. At gawin namin yung dapat namin gawin. Kung naman yung soul winning, Panginoon, paano yung paglaban, yung salita, Panginoon, yung tamang pamumuhay sa aming pamilya, paglaban, taguyod na yung pamilya namin, maayos, ang plano, mag-aral, at ang mga bagay niya, Panginoon. So, kayo po ang malalating ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Nakabuo na po. Good afternoon sa lahat. Title po ulit ito is part 2 po ito ng Out of Weakness Were Made Strong. At pinuha po natin dyan sa 11:34. Kung saan ang context po ay mga heroes of the faith. Hindi po lahat yan ay nag-umpisang maayos na. So, mga example nga po dyan. Subtitle is Breaking Out of Helplessness. So, huwag nating isipin na tayo walang magagawa. Meron. Unless patay ka na yun, wala kang magagawa doon. So, yung mga example po dito is, alamihan po ng mga sikat. Dito na po, no? Kasi pag inumpisa mo sa umpisa, si Abel, of course, Enoch, Noah, Abraham, Jacob, Isaac, okay? And then, yun yung mga ginawa po nila, no? Nanampalataya sila sa Panginoon, especially sa case ni Abraham, Isaac, and Jacob, di ba? Pumunta sila sa lugar na hindi sila biyasa, hindi nila kabisado, malayo sa kanilang mga kamag-anakan. Okay? Okay? Sabi ng Diyos, sumunod sila. At ito maganda kay Abraham, no? Ito yung parallel din sa Galatians 3, kung sinasabi na si Abraham naligtas. Okay, naligtas siya even in the Old Testament. Prinit siya kanya yung gospel. Ito naman, sabi naman dito, nung nanampalataya siya kay Isaac, si Isaac ay papatayin niya. Pero sabi na, utos ng Diyos yun eh. Di ba? Pero bandang huli, ito yung sabi doon, no? Accounting that God was able to raise him up. So, nainiwala siya sa resurrection. Naniwala siya sa Diyos. Kasi, bigay ng Diyos yun. Pangako sa kanya ng Diyos yun. So, magmamana ng kayamanan niya yun. Ito magpapatuloy ng pananampalataya. Tapos sabi ng Diyos, patayin mo. So, naniwala siya. Ibig sabihin, kaya nabanggit dito na actually, naniniwala daw siya na pwedeng buhayin ng Diyos ang kanyang anak. Okay? And sabi dito, from whence also he received in a figure. So, may preaching na kami dati niyan. Hindi ko din na kami umaga, no? Pero yung in a figure, yung alam ng mga tagal na dito, ito po yung parang kahalintulad, no? Sa atin, may nagsatawag na figure of speech. So, hindi ibig sabihin figure of speech ko binigay. Kuna, sinabi ko, suntok sa buwan. Uy, suntokin mo doon yung buwan. Hindi, ibig sabihin lang malayo yung sinasabi mo sa katotohanan or something. Hindi ba? Figure of speech. So, totoo pa rin yun. Pero ibang pagkakagamit ko sa mga salita. So, ganito rin po yun. So, parang tinanggap niya rin ng Panginoon. Doon siya na palataya, naligtas ngayon siya. Yun ang sabihin po niya. Anyway, so marami pang mga example po dito, ginawa ni Isaac. Isa-isa na natin, sabi tayo na tayo, no? So sabi dyan, si Isaac naman, pinagpala niya si Jacob at blinest niya, di ba? Hindi pa nangyayari yun. Paano niya nalaman na ganito mangyayari sa mga anak niya? Ganun po yan, by faith yun. Alam mo na agad yung gagawin mangyayari sa mga anak mo. Then, ganun lang si Jacob, of course, blinest niya rin po yung lahat ng anak niya. Na sons niya, yung sons ay
12 lang, no? Pero of course, si Manasseh sa Ephraim ay nadagdag, split si Joseph, blinis niya rin yun. Sinasabi lang dyan, by faith niya rin ginawa yan. Ngayon din si Joseph, notable dito yung bones niya kasi nga, ang pangako ng Diyos, sarili sila sa, ano sila eh, sa Canaan. Kapunta sila sa Egypt ngayon. O paano yan? Eh, ilang taon lang, nakiusap siya na pumunta siya doon, living yung mga Jacob. So, hindi niya na humingi ng gano'n. Pero alam niya, later, ibabaon siya doon sa promised land ng kanyang mga buto. Yan siya sabi dito. So, alam niya na nangyari din yan. Okay, nangyari po yan. Yan sa Exodus. Sila yung nakalaya na dala-dala yung buto niya. So, ito pa yung mga example ng nalampalataya sa Diyos. Of course, si Moses. And then, ito, bigyan ko lang ito ng ano. Pansin, dahil ito yung natakil natin parang kanina umaga, di ba? Sa isang point natin kay Asa, King Asa. Sabi niya, ganun din, no? Pananampalataya, hindi sinabi ng Diyos na umasa ka sa wala. Okay? Sabi diyan si Moses, concerning si Moses, bakit daw niya mas pinili na makasama yung people of God, mga Israelite, tsaka yung utos ng Diyos? E samantalang Prince of Egypt na siya, mayaman na siya, makapangyarihan pa siya. Mas nirisk niya pa yung galit ng Pharaoh. Bakit? Sabi kasi niya, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure, treasures of Egypt. Wala siyang pakialam sa kayamanan mo. Mas mayaman ang Diyos. Amen? Ano mga kami mo sa ginto? Tititingnan mo lang yun. Ah, ang ganda talaga ng ginto. Ah, mas maganda yung platinum. Oh, ganda talaga. Benta mo yun. Oh, mahal na, mahal. Yung naisip-isip niya, so what? No? So may gamit ngayon ng gold tsaka platinum sa electronics, pero sa panahon nila, wala. Kaya, naintindihan niya, again, by faith, si Moses, mas pinahalagan niyang kayamanan ng Panginoon. Amen. Again, Old Testament yan, ha? So, nakikita niya yung parallel. Napansin niyo ba yun? Okay. Bakit daw, for he had respect unto the recompense of the reward. So, may pre-check din tayo ganyan. Ibig sabihin, mas mahalaga nga ang Panginoon at mga pinapagawa ng Panginoon sa atin kaysa naman yung mga worldly na ngayon ka lang magkaroon. For example, nagkaroon ka ng pera. Kunwari, si Rapi nagnangaram, gusto ko yumaman. Yung may nag-offer sa'yo. Ngayon, mauso yan kahit nga sa ibang churches eh. Yung mga ano, scam, yung mga networking, alam ba yun? Di ba? Ano yan? Kikita ka dito, bigay ka lang ng 2,000. Next week, 10,000 na yan. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka doon? Paano? 2,000, mayiging 10,000. Nangyayari talaga yung sa umpisa lang. Pero manluloko ka ng tao. Gagawin mo ba yan? Diba? Pero dating yan sa inyo. Sa amin, ako, teenager pa lang ako na ano na ako dyan, pero hindi ako naloko. But anyway, so, ang reward na gusto natin dapat, yung malinis. Ang Diyos ang nagbigay. Okay? So, napag-usapan kanina, nag-usap kami ng brad. Mga brad natin dito. Eh, sabi, baka si brad. Okay, nag-uumpisa ka pa lang eh. Kami kasi galing na kami dyan eh. Kaya sabi ko kay brad, ngayon talagang buhay. Dati nga, wala akong motor eh. Yung buhay namin ni Mamean. Ano ba si Mamean? Wala. Kasama ako sa Ardenas eh. Ano, kaya kabisado ko yan. Tsaka alam ko yung quality ng mga hindi pare-pareho. Kasi nga, minsan maayos, minsan hindi. Minsan yung kalisgis, hindi naalis eh. Kaya natawa lang ako pag nagkukwento ako. Kasi nga, eh, si Pastor, may binagpala din yan. Pero yung mga kwento niya, mas malala eh, no? Ulitin ko na lang, parang matawa kayo na ano. Kasi yung bahay daw nila, di ba? Maghinipa ng bagyo, matumbling. Ano yun? Ikubo lang, ikubo-kubo. Di naman nila maibaon doon kasi nakikitira lang sila. Madrama yan. Buhay ni Pastor. Tapos yung sipilyo nila, ila sila magkakapatid. Share-share. Gusto niyo yun? Sino may kashare ng sipilyo dito? Tapos, yun niya. So ako, hindi masyado kan eh. Pero, sabi ko, ba't panindigan mo yung sasabi ng Bible? Amen. Natating yung break mo. Kung di man dumating, at least hindi ka nag-compromise.
Ang hirap kahit sa mga pastor nga, pag nag-compromise ka dito, dito nagsimula ka maayos, nag-compromise ka dito, nagpala ka dito, pero kasama nung, siyempre, nung blessing na nag-compromise ka, ang tawag dyan sa English. Basta, parang pagsisisi. At gusto mo panindigan mo yung kasalanan mo na manluloko or something, compromise mo. So, hindi kaya, okay, papayag. Yan ang kayamanan ng Panginoon natin. Amen? Wag na wag. Yan ang example natin, si Moses. Ano ba natang pala ni Moses? Bukod sa langit siya, di ba? Makikita niya ba yung kapangyarihan ng Diyos? Kung di siya sumunod sa Diyos? Wala. Meron siyang ginto, meron siyang ano. Meron, yun lang yun. Yung nangyari kay Moses, di ba, dinidespise siya ni Pharaoh. Pero, nakita niya kapangyarihan ng Diyos. Lagi na sinasabi ni Pastor dati yan eh. Dati hindi ko maintindihan yun. Nakita mo ang kapangyarihan ng Diyos! Ano yun? Sabi yun, ginagawa niya kasi minsan ang dali lang magkwento po eh. Amen? Actually, yung mga yan, mga peking nga, minsan yung mga testimonyo lang kung sino dyan eh. O ikaw pinagpala talaga ng Diyos, siya nagpala sa'yo, hindi ka manghihinayang ikwento yan, kahit usisain ka pa, paano ka pinagpala ng Diyos, hindi ka mag-ano. Para nagturo ka ng mali dyan or nag-compromise ka kayo bando for example. Okay, supportahan mo kami ha, baguhin na yung pangalan mo. Yung pinagpala. Matay ka dyan. Sana hindi yan ha, inulit ko lang kanina yung umaga, pero yan po yan. Binanggit ko yan kasi may point tayo kanina yung ganyan. So again, ang Hebrews 11, mga taong nanampalataya sa Diyos at nakita nila yung kabangyarihan ng Diyos. Kay Moses, ang dami, no? So, yung Passover, yung Bible actually, sinulat niya yun, eh. Karamihan doon sa 5 books. Then, syempre, yung pinakasikat, Red Sea, crossing the Red Sea. Totoo po yan, yung iba. Yung mga palabas ngayon, hindi raw ano yan, hindi raw bragat yan, ano lang daw yan, parang ano lang. Parang marsh daw, marsh. Ano yung marsh? Parang ano lang daw. Nababaw lang daw na, ano, na basa lang siya. Red Sea daw yun, Red Sea. Kaya siya ganun. Pero sabi sa Bible, na, parang naging wall sa side nila yung tubig eh. So talagang sea yun. Anyway, marami kay Moses. Pero another example, of course, hindi binanggit si Joshua dyan, pero si Joshua yan, di ba? Time ng Jericho, yung wall, paano mababagsak yun? Tigas-tigas nun, tibay nun. Pero by faith, nangyari yun, nasakop nila yung dati lang sakupin. Then si Rahab, isa yun ko ng Gideon, Jephthah, Samson, David, Samuel. So, ano yung ginawa nila? Who through faith subdued kingdoms? So, yun, na-conquer nila yung mga kapangyarihan na kingdom, wrought righteousness. Nakamangha, di ba yung ipinantay yung subdued kingdoms, then wrought righteousness. Iba sa atin, ang problema sa atin, parang ang babaw sa atin ng katuwiran ng Diyos. Yan ang problema sa atin. Pag nagkaganyan ka na, eh, church lang yan. Eh, pray lang yan. Patay ka na. Yung sinasabi nito, ang sinasabi niya, yung line of argument niya, matitindi ito, yung na-accomplish ng mga heroes of the faith. So, kaya ibig sabihin niya, minsan mahirap maging righteous at gumawa ng righteousness, pero nagawa nila. So, ganun din tayo kung nananampalataya tayo. Amen? Huwag na huwag natin yung amalitin yan. Anyway, tuloy ko lang. Obtain promises. Mahirap bang i-obtain yung promises? Sabi ka na, pagpapalain ka ng Diyos, magtapat ka lang sa Diyos. Mahirap bang ma-obtain yun? Hindi. Ano, isa-isa yun eh. Pero, in a way, minsan kasi, magtitiwala ka eh. In a way, hindi mahirap, pero magtitiwala ka. Again, walang kaligtasan ng kaluluwa to ha. Ibang, ano yung nag-usapan natin kanina, subdued kingdoms, lahat po yan, na mag-ibig kanina umaga, pinaghihirapan natin yan. Manampalataya, kasabay, maipaglaban. So, mahirap. Pero na-obtain nila, kasi pinangako ng Diyos sa kanila yun, nangyari. Okay? So, hindi madali. Ibig sabihin, nung na-accomplish nila yun, wow, victory. Okay? Stop the mouth of lions. Ito, hindi talaga ginawa ito ni Daniel. Pero, pananampalataya, na-iyan siya, na-isalba siya doon. Pero sa kalagay niyo, kung nga, nag-flutter or nag-falter yung kanyang faith, di ba, ni Daniel? Time na yun. Kalagay niyo, posible, no, na mabaya siya ng Diyos. O siya, nag-compromise siya.
Di ba? Ano ba yung ano niya? Nagsisi siya. O sige mo, next time, di na ako mag-pray sa Diyos. Ibig sabihin, may natakot din siya sa kahinaan niya, nanghina siya. So, posibleng, ano, kaya in a way, pwede mo sabihin na na-accomplish niya to. Kaya siya niligtas kasi di siya nag-compromise. Anyway, medyo dinagdagan ko lang ano yun, sariling, ano, interpretation. Anyway, ano ba, quench the violence of fire? So, kanino ba yan? Pwede yan kay, ano, di ba, yung tatlo? Shadrach, Meshach, Abednego, escape the edge of the sword. So, sino ba yan? Hindi napatay. Pwede si David, wala siyang kalaban, pero hindi siya napatay na, namatay siya ng with old age. So, blessing yun. Out of weakness, we're made strong. Ito yung ating team, di ba? So, madalas sinasabi dyan, yun, ano, si Gideon, actually. Dumarami pang iba, si Jephthah, okay din. Pero si Gideon kasi, parang nung una sinasabi, takot si Gideon eh. So, pero, may kahinaan siya nung una, pinangako ang Diyos, mananalo kayo. Nagtiwala siya, yun, naglakas siya, di ba? Tumapang siya. Nilid niya yung army ng Israel. Ang malala, madami na sila, binawasan pa, di ba? So, ganun yung pananampalataya niya. Ang Diyos ang tatalo dito. Okay, so, inano ko lang po nirantro ko lang sa Hebrews 11. But, kaninang umaga po, ulitin ko na lang, ayaw natin maging mahina, loser yan. So, natin maging malakas, panalo, lalo sa pananampalataya. So, kinontrast and compare natin sa physical, mental, so natin malakas tayo. And then, point number one, paano tayo or bakit tayo dapat hindi manatiling mahina? Kung mahina ka, at least huwag kang mag-settle dyan. Eh, ayoko na, dati. Dati, once a week lang akong mag-church. Ngayon, pati online, kasama ako. Pati sa DJX, soul winning, kasama ako. Gusto nga, katabi ko na si pastor eh, matulog. Huwag naman. Okay? So, no, soba na lang ako yung DM eh. Atindi yan eh. Anyway, may isa namang kulang, amen? Amen. Okay, kaya ayaw natin maging weak. At huwag tayong ano, mahina na talaga ako, huwag ganun. Okay, magpalakas ka. And then, kaya point number one, bakit tayo dapat maging malakas? Kasi ang mahina, kawawa, unang, inaatake, ubos, madalas. Hindi ka papatawarin sa tanas pag nagloko-loko ka. Mga tayo nakitang ganyan. Iba dito, kunwari, ayaw lang umatin muna. Iba, may sasabihin pa kasi ayaw. So, pag gagawa ng excuse, ano, may sinungaling pa, lalong di makakabalik, lalong babaw nyo sa kasalanan. Paano na-imagine ko na? Sabi natin, siguro naging ligtas sila, naligtas sila ng time na yan. So, palagi ko makakuha ng maayos na church yun. Pag may nakita silang maayos na church yan, makikita nila yung past nila eh. Ayaw din sila doon. Ay, ganyan din pala kayo. Umalis nga ako dyan. Medyo mahihirapan sila. Kaya sabi natin kanina umaga, kung may naipanalo kayong battle, tuloy-tuloy nyo na. Yun yung point number two, weakness and strength are cumulative. Tayo po ay maging matalino. Doon tayo lagi sa yung weakness, iwanan natin. Gusto kong bigay pa ng ibang hindi naman nasabing weakness kanina. Huwag isinungaling. Diba? Weakness ba yun o kasalanan ba yun? Both yun, diba? Kasalanan na. Pag weakness pa. So, kaya ka nagsinungaling, yun ang kasalanan, sinungaling. Pero bago ka magsinungaling, nanghina ka muna. Hindi ka nagtiwala na kaya iligtas ng Diyos. For example, sa ba tayo nagsinungaling? Ano yung Bombay? Yung madalas eh. Di Bombay. Andiyan ka ba? Andiyan ba yung tatay mo? Wala po. Wala daw po siya. Ah, sige ha. Huwag ka nagsinungaling kasi nauna natakot ka, ayaw mong harapin yung tao kasi naman yung dahilan. O kaya ano naman, medyo malala. For example, di ba, ano, masat lang sa utak ko eh. Mga lalaki especially, nagkamali kayo, ano yung madalas pagkakamali ng lalaki? Ano yung madalas ha? Lalo yung mga loko-loko, yung mga playboy, ganyan. Ano, nakabuntis, ganyan, for example. So, tanong dyan, mas talaga ba, kapakasalan ko na yon? Ganyan yan eh, gray area yan eh. Pero malamang sa hindi, ano nga, hila. Naglalaki ka, ano ba, mahal mo ba, o ano, dapat panagutan mo na rin. So, kung hindi mo pakasalan, at least panagutan mo. Pero maganda nung pakasalan mo na. Okay? Pero again, gray area yan. Pero,
bakit una iniwanan mo? Natakot ka sa responsibilidad. Diba? Natakot ka na kung ano man yan. Ayan. So, ganun po yun. Yung pag-isinungaling ng hina ka muna. Kaya ngayon, huwag ka na ano. Pag alam mo kailangan mo magsinungaling, hindi mo kailangan magsinungaling. Wala sa Bible yun. Kailangan mo magsinungaling kasi may ginawa kang in the past na mali. Okay, tama mo na ngayon. Kunwari, talagang tinamad ka lang mag-church. So, bakit wala ka? Siyempre, tatawa na. DM, ba't wala kang Sunday? Expected na. Doon ako lagi. Mapahiya naman ako pag sinabi ko tinamad ako. Ay, pastor, actually, ano, may dumating na ganyan. May sinungaling na, di ba? Wala. Sabihin mo talagang nang hina ka lang. Huwag ka na magsinungaling. Masanay ka pa dyan. Amen? Amen. Weakness yan. Gusto mo yung tingin sa'yo, maayos, hindi ka nga maayos. Hindi, aminin mo yung mali mo. And then, mas madaling mag-move forward. Pag di ka sinungaling at magaling mag-sinungaling. So, ano pang hindi pa nabanggit kanina umaga? Baka may nabanggit pa eh. Ano pa? Pride. Okay, pride. Okay, kasalanan yun. Sabi nga ng iba, yun daw ang talagang paborito ng Satanas daw. So, yun ang ano, diba? Sabi sa Isaiah. So, ngayon, oh, pag nag-pride ka, bagi natin mga pastor, di ba? Nagkamali lang, pwede naman i-correct, pwede naman pag-usapan. Ayaw masabing mali. Kasi, ilan sabi ni iba? 40 years, kung ano man yun. 45 years, matandaan na rin yun eh. Pero, pwede naman i-correct yan, supposedly. Kaysa naman maligaw, yung ibang nanampalataya, di ba? Kanina may nag-reply doon sa ano na usapan. Okay, sa King James pa rin. So, nagkasundo kami na mali si Babante. Yung pala, medyo may pag-arakma na ito. Extreme din naman. Kaya, hindi ko alam. So, pag mali ka para makamove on ka. Amen? Eh, basta sakit na sa ulo eh. Gusto ko na lang. Okay lang. Ibig sabihin, hindi naman expect ng Diyos na mantindihan mo lahat. Diba? Kapila ni Stephen niya. Parang hindi niya alam. Bakit niya ba ang dito? Okay lang yun kasi nag-observe ka pa lang. Diba? At least, ligtas ka na. Matibay na ito kanina. Assured na. So, pag anak ka na ng Diyos, tulad ng batang anak namin, maraming hindi na itindihan niya. Pero sigurado yun, huwag lang maglalaya si sana. Makapuntay sa alagaan siya ng tatay niya. So, Stephen, pag nagpatuloy sa Panginoon, tatay niya ang Panginoon, edi, hindi mo na itindihan yun. Later, maitindihan mo yan. Okay, medyo na ganun ako dun, ha? Tangent. Pero, tuloy natin. So, again, number one, huwag kang maging mahina. Talo ka dyan. Pati yung mga umaasa sa'yo. Pero lalaki ka, nanghina ka, ay, ayoko na. Patay ka dyan. So then, pangalawa, weakness and strength are cumulative. So kaya matakot ka kung natakot ka, natalo ka dito. Later, pag nag-settle ka dyan sa weakness mo, mas marami ka man talo. Okay, bumawi ka na agad. Intindihan? Pangatlo is, bakit ka dapat maging malakas at hindi maging weak? Kasi ang strength attracts blessing and reward. Ayaw mo ba nun? Iba sa atin, ha? Kaya nga, kailangan tinatama, especially ng pastor yung doktrina. Yung iba, magiging ano na lang, masyadong na pastor. Bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Dahil he deserved it. Tama naman yun. Pero yung reward system kasi sa Bible, kaya nasulat ko rin dito, pangatlong point, no? Hindi ko nabanggit kanina umaga to eh. Reward system is very effective and proven across the board. Sa Tagalog po, gamit yan even ang mga unbeliever. Nabanggit ko rin yung bonus, di ba? Sa smart reality kasi, across the board, ibig sabihin, pag may bonus yung isa, may bonus lahat. Kaya sa kanila, sa amin, hindi ganun. So, may rewarding system din, pero pinipili yung ano nga, yung karapat-dapat. Tsaka iba-iba ng ano. So, pero, still, reward system yon, di ba? At, pag ganun na sistema, parang tayo dito, alala nyo last year, di ba? So, binigay natin doon sa karapat-dapat, yung mga, ano, blessing, kaysa naman i-rapple. Diba, rapple natin doon, manalo yung deactive. Di parang, di tama yon. So, dapat reward system, which is biblical. Ito yung bigyan mo ng reward kasi siya yung nagsipag, nagtapat. So, ganyan po yan. Pinunta natin kanina sa King Asa. Ang pangako sa kanya ng Diyos to Azariah the prophet, sabi niya,
maglingkod ka sa Diyos, magpakatapang ka, magpakalakas ka, may reward ka. Amen? Amen? Amen. Kaya paalala sa atin, mag-exercise tayo. Actually, yung malaking ano yun. Kaya ganyan-ganyan ako dito kasi minsan gusto ko pahinga na lang. Pero magandang reward talaga ng ano din, nagsisipag. Pagod ka ngayon, pero later, malakas ka. Okay? Okay, so dito tayo sa number 4 ngayon. Ano pa yung mga dahilan at anong gagawin natin para tayo maging malakas? So number 4, medyo ano to, remote. Tingnan natin sa isang passage dito, sa Joel. Basa niyo ba yung Joel? 3 chapters lang. Pero medyo significant sa end times. Pero sabi dito, ay basa niyo, ready, go. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Sa inyo nakinig yan, let the weak say, I am strong. Nina? Don't worry. Don't worry ba? Kaya mali yun eh. Hindi. Tama yung maging malakas, di ba? Yung team natin ngayon eh. Pero alam nyo ba na mali ito? Alam nyo kung sino nagsabi niyan? Ito po ang prophecy ng Panginoon sa children of Judah actually, pero negative po ito kasi ito yung mangyayari. Medyo mahirap, no? Kaya isummarize ko na lang. Ito yung mga kalaban ng Diyos. Sabi dito, proclaim me among the Gentiles, prepare war. Wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come. Okay? Assemble yourselves and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about thither or there, cause thy mighty ones to come down. Come down, O Lord. Let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. So ito parang in the future, parang ano to eh, prophecy sa end times na kung saan maglalaban yung mabuti at masama. Okay? So ito nabanggit yung sa end times. Okay? So pag tinignan mo dito, itingnan ko, baka mali ako eh. So, sino sinasabihin niya ba dyan? Yung mga lingkod ba ng Diyos o hindi? Heathen eh, di ba? So, kaya tinitingnan ko ngayon kung yan ba sa Diyos o hindi. But anyway, yung pagkakainidigit, naalala ko po yung watch ye, stand fast in the faith. Then, sabi lang, quick you like men, be strong. So, positive yun. Pwedeng gamitin po yun sa positive, pwede sa negative. Alala ko lang kasi yung mga sinabi rin yun ng mga ano eh, kay Saul, ng mga sinakalaban nila, Philistines, ganun din sabi nila, quit you like men! Sabi eh. Nanalo sila, kaso kalaban sila ng Diyos, di ba? So gusto ko sabihin dito, minsan, yun pong pagiging matapang malakas, para maintindihan natin na paano tayo na sa sosobra, no? sa extremes. Gusto ko sabihin dito, wicked people tend to do this. Okay? So, hindi ibig sabihin ng malakas ka, nasa Diyos ka. Okay? Yan ang gusto kong sabihin. At hindi ibig sabihin ng mahina ka, ay hindi ka sa Diyos. Okay? So, mamaya, lalo sa point number 5, tatouch ulit natin yan. Or sa application pala. So, ganito pa yung isa. Madali po, alam nyo, kahit yung mga, kahit sabi nila yung, ay ko nabanggit to kasi nga, mga tema to ng mga pelikula. Kasi totoo rin. Diba? Alam nyo ba yung mga pelikula, yung mga kalaban? Ano yung tema lagi dyan? Ba't sila naging kalaban? Ha? Mayaman? Ano pa? Inaapi sila. Madalas inaapi sila, di ba? Sa bandang huli, papatunayan ko na ako'y magaling. Yan. Di ba? Kaya huwag kayong ma-frustrate, ha? Balance lang. Totoo kasi yun. Kaya nila sinusulat yun kasi na-observe din nila. Na-observe nila yan. Kahit si Bill Gates daw, kaya ganyan kasi Raulo yan, kinuwento naman niya kasi nerd nga siya eh. Inaasar siya. Inaasar siya ng mga ano. Kaya ngayon, so yung magiganti siguro sa buong mundo, ewan mo. So iwasan niyo po yan ha. Kaya yung point number 4, mabilis lang. Strength or weakness can be attempted to be fake. So yung sabihin lang, pwedeng dayain. Yung pagiging malakas. Amen?
Kaya, in a way, ang gusto ko sabihin dito, maging malakas tayo sa Panginoon. Yung tamang pagiging malakas. Amen? Amen. Hindi yung basta lang maging malakas, magmukha akong malakas. Ganun din minsan sa preaching. Mare, ibig sabihin, malakas magsalita, yun na yun. O masipag, matapang, inaaway mo yun, hindi mo dapat awayin. Mali din. Tinindan niyo ba yun? Yun lang gusto kong point dito. Ang strength din, minsan ginagamit ng kalaban, huwag tayong padala masyado. Okay? Gusto kong maging malakas. Nabanggit ko lang mo dahil sa inyo, di ba? Yung mga Kristiyano na carnal actually, pero nagpapanggap na spiritual. Ang gagawin nila. Okay, so, ayaw ko sa pera, maglilingkod sa pera ko, kapayaman muna ako, tapos bibigay ko sa Panginoon, sa church. Kaso yung pinasok na business o ano, tabaho, compromise, di ba? Nabi ko na kanina, networking, axing, ano ba yan? Ano nangyayari na dun? Ano mangyayari dun? Uy, lakas mo mabigay, oh. Mag-ayabang pa yan, di ba? Kasi abante, may 12 millionaires, ano dun? May hilera dyan, ito mga taga to, ito mga milyonaryo. Kaya pag habang nag-service tayo, alam mo ba yung bad? Ngayon, alam mo na, di ba? Ganun yun, sinabi rin dati na pastor, naalala ko tapos may nagsabi sa akin. Totoo yun. Tumunta lang sabi sa Bible, baliktad, di ba? Yung mga mayaman, hayaan mo silang mahiya, o yung parang maidown sila, yun ang kanilang glory. At yung mga mababa, ang glory nila, yung maitaas sila. Amen? Kaya dito, hindi ko yung, meron ba ako dito minata? Ikaw, anong tabaho mo? Ha? O. Mainig ka sa akin, ako tama, kasi ano ka lang eh. Ano ka lang, ano man yan. Never ko sinabi sa inyo yun, kahit pahiwatig. Amen? Amen. Kasi hindi yun ang sinasabi ng Bible. Mas gusto ko nga, kaya nga tinuturo ko kayo eh. Minsan nag-focus nga ako doon sa mga mahirap, ganyan. Kasi alam ko, kayo yung ano eh, pag talagang kayo natuto, tiwala sa Diyos, parang nakikita ko na, kayong gagamitin ng Diyos. Ako, kahit ano na ako, hindi na ako nagaganon eh. Iniiwasan ko nga yun eh. Kung napansin nyo. Amen? Kapag nagnaano ako dito, sa umpisa, mahirap or mahina, nangarap na ako sa inyo. Gusto ko, matuto tong taon to. Magpalain siya, makita na, ako mismo makita ko paano siya magpalain ng Diyos. Ba't ako napunta doon, yung tanong? Ayan, yung pinipeke ng iba, yung Millionaire's Club, yan. So, nakabwisit yun eh. Ayan, so, yun. So, mag-ingat kayo sa pagpepeke. Ayan, punta tayo sa aksiyon. So, ginagawa nila, pinipeke nila. So, dating mo talaga ngayon kasi nagbigay ka, parang ananayas sa pera din yan eh. Kaya pinatay sila ng Diyos eh. Kasi delikado yung ginawa nila. Kasi pag pera yan talagang titingala, eh si Barnabas, totoo yung ginawa niya. Eh yung ananayas sa pera, sino nga haling nito ah? Nag-open ako sa Diyos, 1,000,000! Hindi naman pala. May sayang din yung in-offer niya. Ganun yan, hindi lang sa pera yung applicable, pero sa pera kasi talagang very sensitive even sa mga churches. Ngayon, ganun yan, mga kapatid ha. Kaya, lilikod din kayo sa Diyos, ayusin nyo. Amen? At mag-ingat kayo dyan. Gusto natin maging malakas tayo, pero never nyo i-fake. Kasi, may paglalagyan tayo sa Panginoon. Yun lang gusto ko sabihin doon. Pero medyo may review ako dito ha. Pero ang tingin ko si kanina, ano, kalaban to ng Diyos eh. So, in case na ganun nga, yun ang pinaka-message natin. Pwede pikiin niya, mag-ingat. My last. And then, sabi dito sa Hebrews 11, ito na yung ating pinaka-text. Dito tayo mag-focus. So, medyo na ano natin yung Heroes of the Faith. Inisays natin kanina. Umaga sa ngayon. Yan ang pinanggagalingan ito. So, balikan natin ha. Marami silang dakilang bagay na ginawa. Okay? Pero madalas, nabanggit na ng umaga, minsan kayo, lalo kayo, na si Stephen, hindi lang ako nakilala Stephen, ay siguro, si Pastor, matagal na matalino, malakas ang loob, pinagpala, siguro ganun yung from the start. Hindi nga eh. Itong mga itong Heroes of the Faith, nag-umpisa sila rin sa wala. Nagnanampalataya lang sila, maliit lang yun, umpisa, nagnanampalataya tuloy-tuloy. Tapos isa-isa ang binigyan, pinanalo ng Panginoon yung mga bata sa buhay.
tulad ng yun yan, basic kasi yan, umaten sila, kahit dati nahihirap sila, inaasa sila, mawala yung kaibigan nila, okay lang, tuloy lang. Kaya sabi dyan, ito yung mga dakilang bagay na eh, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of weakness, we're made strong. So, pwede kang maging malakas kahit ikaw ay mahina nung umpisa. Kaya naalala ko yung kalokohan na pelikula na naman eh. Kasi yung alam nyo yung 300, di ba? Kaya, pag mahina daw yung bata, dinidescribe, pinapatay. Uy, mahina tong batang to, hindi may dito maging army. Pinapatay nila. So, ginagawa nila. Kaya yung isang pelikula, yung baby, pinanganak, six-pack na. Loko-loko to. Hindi ganun, ha? Especially sa atin, spiritual. Kasi iba, kaya si Pastor dito din, yung sabi niya lagi, siya, maliit na siya, akala niya, hindi siya gagamitin ng Diyos. Mas meron mo siya mga kasamang, alam mo na, dito, ha? Sige, yung pogi-pogi dito. Hindi kayo lagi yung, ano, kasi mga mahina naman, katulad ni Ezzy. Akala niya si Ezzy, ganyan lang. So, sarap pitikin, no? Yung nag-aral pala talaga, totoong nagbabasa ka ba? Ah, hindi kita nakikita dun eh. Ano naman, kunwari, totoong nagbasa. Hindi pinagpala, natuto. Oh, kala niyo ba? Karamihan po ng kwento na maayos na pastor, ganun daw. Hindi sila yung nakitang maayos na umpisa. Hindi sila pinapansin. Hindi nila ano eh. Kasi yung mga nasa front lagi, mga pogi, bandang huli, karnal pala daw, yan. Yun, out of weakness, amen? Nakikita niyo ba yung weakness niyo ngayon? Tingnan niyo yung weakness niyo ngayon. Ano yung wala ka na kailangan mo? Ano yung bagay na kailangan maging malakas ka? Para ng palataya man yan, trabaho, talino, okay? Ano pa, kalusugan, career, yan. Yung ano sa ating ngayon, sa panahon natin ngayon especially. Yung may mga career po na maganda. At kaya, pag natanim ka doon, sigurado ka na. Kasi nag-ayabang naman yung iba. Kami ni Bad, kahit paano, minsan ganun din ang ano namin kasi established na yun eh. Pero sabi ni ano, may nagbabanta dyan, Bad, di ba? Balit ako ba yun sina... Dati yun ha, kaya matutuloy pa yun. Basta parang yung mga telco daw, mawawala na yun eh. Kasi sila na yung maglalagay ng satellite eh. O, kay Elon Musk. Sila na maglalagay, pati Facebook, pati Google. Kaya siya mayroon doon mga aeroplano na. Dyan na yung mga telecom natin. So, ngayon, mawawala yung PLDT na yan. Patay. Hindi mo alam. Gusto kong sabihin, hindi ka pwede magmalaki sa Diyos. Si Pastor, ang lagi naman yung kwento, yung company daw nila, ganun din. Parang mayaman dati, nag-resign siya, kaya siya ganun. So, huwag tayong mayabang. Yung weakness natin, or nakita naman natin, balik na naman natin, so, tapos na tayo sa sarili natin, nakita naman natin sa ibang tao, mahina itong isang taong to. So, anong gagawin mo ngayon? Punta na tayo sa 5 eh. Ah, sa application. Anyway, kaya gusto ko lang, ibigay mo na yung point number 5. Sabi dyan, out of weakness, you're made strong. So, mahina, lumakas. Hindi masyadong matalino. Naging matalino. Hindi ginagamit ng Diyos. Walang kwenta. Hindi pinapansin. Ginamit ng Diyos. O saan ka ngayon? Kaya point number 5, it is hard, but it is possible to break away from weakness and be strong. Pwede yan. Ito, wala itong pinag-aralan. Alam mo, pag natuto ka lang mag-buy and sell, buy and sell. Ano wala yun? Ang dami kong kilala na dati programmer. Ay, ako na yan. Buy and sell na lang ako. Marulo lang mag-ano, pag tama yung contact mo, maganda yung binibenta mo. Isa dahil din, meron mga ganun eh. Engineer, nagbibenta. Ba't kaya nagbibenta na lang ng ano ngayon yun? Malamang, yun yung pera eh. Amen? Basta wala lang sinungaling ha. Nakakaroon ng mga idea. Nagbibenta na lang ako. Pero yun nga, again, favor ng Diyos yan. So, ulitin ko ha, mahirap yan na mag-break away dyan minsan. Ay, wala akong puhunan eh. Di mag-ipon ka muna ng puhunan, maliit lang muna. Pagpalaim mo yan, huwag mong gagastusin kasi yung di mo kaya. Yan ang lagi sa amin. Kaya ako, natuto rin ako dyan eh. Bira yung mga credit card niyan. No monthly due, ano, no annual. Di ba, ganyan na lahat ng ano. Pero may monthly yun. Talino, di ba? May service charge. Oh. Mas wala ka syempre discount, di ba? So, matalinuhan yan eh. Pero, ano bang sasabihin? Ano yung kahinaan mo? May posibleng way out dyan. Amen? Again sa Panginoon. Kasi yung iba, lokohan din eh.
Dati ako mahirap, yumaman ako. Malaki pa yan, i-compromise naman pala. Katuloy yan, networking, axing, ano naman yan. Hindi rin maganda. Okay? Kaya, obviously, sinasabi natin ito, posible kang makalagpas dyan, pero sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Panginoon, hindi compromise. Okay, tapusin natin yun. So, this time, application tayo. So, ano ngayon yung weakness ba? Wala nang lugar sa mga anak ng Diyos. So, obviously, mali, hindi ang sagot dun is no. Obviously, may, kasi nga, nag-upis tayo lahat dyan eh. So, pero, yung mga binabanggit kasi dito na sa Bible, nung nakita ko, yung mga magandang use ng weakness. Okay, ibig sabihin, take advantage mo, mahina ka ngayon, gamitin mo yan. So, sa inyo, makikita natin karamihan actually kay mga letter ni Paul, tignan natin sa Romans, 15:1, kayo magbasa po. Ready? Go. We then are strong to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Okay, sa madaling sabi, kung malakas ka talaga, matalino ka, lagi sinasabi ito eh, di ba? Pero ngayon lang ulit natin yun, open ang file natin eh. Topic natin, weakness, strong. So kung malakas ka talaga, matalino ka. Parang nasa feed ko na naman sa Facebook, yung mga nagaganyan, no? Ganyan. So dalawa sila. Ewan ko na yung ginagawa ng mga judge, yung panel ni Ginadio, yung sino panalo doon. Pero, ano sila, ang lalaki. Kawan. Ang tanong, sino nanonood nun? Ako dumahan lang kasi sa ano eh. Kasi minsan mga lalaki gusto natin yung mahanga tayo ganyan. Pero pag naisip-isip mo, parang, nag-soul winning kaya to. Kaya yung muscle niya ba, ginagamit niya, for example, na, ano ba yung kaya, pagbuhat ng mga upuan, pag-ais dito, buti si Ray, nag-ano dito eh. Tumutulong, malamang hindi, puro dead weight lang binano nun. Pagpaglaki, pagpaglaki ng muscle niya, hindi yan ginamit sa maayos, mukha siyang tanga, yun yung talaga yun. Yan ang totoo dun. Ganun din yan, kaya minsan kinukumpara natin yan sa mga, kahit sa nito, mga intellectual naman, ganun din yun eh. Yung mga intellectual, kesyo, ganyan, talagang nagbabasa, iniintindi, nagpapaliwanagan, at nagde-debate. Bandang huli, anong gagawin na sa talino nila? Yun lang, pakita lang. Pakita ko sa'yo, nakita ko ba kung gano'n ako magaling mag-explain? Pero hindi nila ginamit sa tamang paggagamitan nila. Katulad nung nagbabarbel. Eh kung maghangot ka lang, tulungan mo yung naghahakot doon ng, ano, ng tubig. Diba? Malala ko tuloy sila. Wala pala sila, no? Anong sabi? Walang response. Diba? At least tinunong mo may nanay mo. Diba? Ayun, lalaki talaga katapan mo doon. Diba? Kaya, kung ano man, bouncer ka sa church, oh, pwede yun, diba? Yung mga maingay, katulad ni Johan. Oh, may bouncer tayo dito eh. Binatakot sa akin si Johan eh. Ano pa pwedeng gamitan, ang laki, dami pwedeng gamitan ng lakas. So, balik tayo sa spiritual, saan mo dapat gamitin yan? Magaling po ako sa Bible, kaya dapat ako may Bible quiz, tapos ako yung mananalo dyan. Papahanga ako, diba? Sa atin naman kasi ginagawa natin yung mga ano. Kaya nga hindi natin masyadong ina-highlight yan. Diba? Yung mga naunan po, para maano lang yung mga bata. Para maano sa Bible. Pero hindi yan dinidisplay. Amen? Nasabi dito ni Paul, huwag mo i-please yung sarili mo. Malakas ka, gamitin mo yan. Saan? Eh, alam mo naman yung iba, pinanganak ng, ay, ano, mahirap, mahina, yung ganun katalino. Gamitin mo yan. Kaya sa pagtuturo, mahirap magturo kaysa mag-aral, di ba? Mas madali po yung mag-aral lang at then mag-aral ka lang, absaduhin mo, and then ipasa mo yung exam, ano man yan. Mas madali yun. Eh, paano pag ituturo mo na yun? Diyan yung, ano eh, nagkakaroon kahit sa amin, ha? Kasi nagkatatanong nga, bakit yung, sabi kasi nung again yung duman sa newsfeed ko, yung mga empleyado daw, nakita nyo ba yun? Yung mga empleyado, di ba? Ini-illustrate. Yung staff, talagang kayod ng kayod, oh. Kasi yung supervisor, konti lang. Nakita niyo ba yan? Kasi yung manager, pero yung nasa baba, talagang kayo na kayo doon. Tapos yung nasa taas, ang laki ng pera, kailangan mo yung para kumayod. So, in a way, nakaka-frustrate din. Pero, in a way, may dahilan kasi. Alam niyo ba, mahirap mag, ng tao? Napakahirap po mag, ito, kahit yung ganito lang, napakahirap eh. Lalo, church, kasi hindi mo nang binabayad yung tao eh. Yung tao pa nga magbabayad eh. Halos posible itong ginagawa natin sa totoo lang. Sila hindi na maintindihan niya. But anyway,
Huwag ko nasabi yun. Kasi nga, kung malakas ka, gamitin mo yung talino mo para magturo sa iba. Kaya ayaw na magturo ng iba kasi mahirap na magturo. Iba-iba yung tao. Sa trabaho, kahit saan yan. Ito, iba yung kapasidad. Ito, iba. Ito. So, iisa-isahin ko yan. Ganon. Ganon na nga. Eh, matalino ka pala eh. Ganon din lang, pag malakas ka, kaya ko pang magbuhat ng ano ah. Bahala ka lang magbuhat ng sayo mo dyan ah. Ako, papakita ko lang yung muscle ko. Di mo kakang ang tangalan, di ba? Ngayon mo na, mahirap eh. Ah, mahina. Oh, yun. Ah, salamat. At least nakatulong ka. So, ganon din financial. Alam nyo na yan, di ba? Tulungan mo naman yung iba. Amen? At pag natuto rin sila, lumakas na rin sila, tutulong din sila sa iba. Amen? At matutuwa ka doon, buti na lang, tinulungan ko to. Kung di ko tinulungan to, hanggang ngayon, yun pa rin. Diba? Yan po yung masipyo. Kaya number, adi, basahin mo natin isa, isa-isa. 1 Corinthians, paulit-ulit po to eh. 1 Corinthians 4:10. Ganun na naman ang tema nito. Sabi dyan, ako naman, we are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Pag-usapan natin ito, di ba? Ye are honorable, but we are despised. So, sa Tagalog po, nagpapa-effect dito si Paul, okay? Pero in a way, totoo to. Kasi nga, pag naglilingkod ko sa Diyos, ikaw yung laging pagod. Example dito, for example, si Stephen yung naglinis dito. Linis, di ba? Tapos, madali. Stephen, ano na, hindi ka pa nakabihis. Eh si ano, Christian, pumadong-pumado na. Oy, halo ko Stephen, ako, nakaporma na ako. Eh. Wala ka naman ginawa. Eh. Di ba? Yung isa mahirap sa kanya. So mukha siya, nahihirapan siya kasi siya pala yung naglingkod. Hindi, yung parang gano'n sinasabi ni Paul eh. Siguro, lagi siya ano, nagulpi na siya si Paul. Ay, mas pogi yung kapatid na isa kasi walang ginawa, hindi pumorma eh. Pero nakaporma siya ng gano'n dahil sa pabaho ng isa. Ni-win na siya, tinuruan na siya. Hindi na siya mapahamak sa mga bagay na posibleng ma-encounter niya kasi nga naturuan na siya. Nakita niyo 'yon? So 'yun yung nasabi dito na parang baliktad siya. 'Di ba? Wise si Paul pero parang hindi siya wise. Sabi niya fools for Christ's sake. Kaya parang tayo ba nag-soul winning tayo? Alam niyo ba yung tingin ng mga iglesia di manalo mukha tayong tanga? Eh sige, mag-ipong kayo ng ano, hindi kayo dadami member niyo. Diba? Yan ang tingin niya eh. Natawanan ka pa niyan. Ang tingin sa atin yan parang walang mangyayari sa atin. Amen? Kaya di nila itindihan na mukha lang tayong tanga sa kanila kasi di nila itindihan yung gawain talaga ng Diyos. So tayo, okay lang yun. Naisip ko rin yun madalas. Yeah? Gusto winning na naman ako. Hindi ko alam kung pupunta sa church to. Hindi. Tuloy lang. Mukha lang tayong tanga. Okay, mukha. So yun sabi ko na minsan yung weakness pwede mong embrace. Okay? Dito sa point number one. Pero, muna, basahin din natin sa 2 Corinthians 12 para lang maano natin na magkakaano po ito. Magkakadoksong about weakness and strength. Sabi po dito, kayo naman, no? Dito. Ready, go. Therefore, I take pleasures in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. Yun, so, di ba, yun yung parang oxymoron eh, parang baliktad. Pag mahina siya, malakas siya, ha? Pero pag inaral mo nung yung sabihin niya, kasi sabi niya, nga, nagulpi siya, nanghina siya, nagmuha siyang ewan, pero na-accomplish niya yung ginawa niya, di, therefore, malakas din siya. And later, yung mga experiences na yun, na nag-gather niya dahil naglingkod siya sa Diyos, napahiya siya ngayon, pero mas naging matalino siya. Pag nag-solve na siya na ngayon, mas matalino siya. May experience at alam niya na iwasan, alam niya yung unahin. Yung sabi dyan, mahina siya, malakas siya. Tapusin natin dito sa another verse. 39. Ganun-ganun po yun. Sabi naman dito, kayo naman, no? Ako na. For we are glad when we are weak and ye are strong. This also we wish even your perfection. Diba? So, parang kanina rin. Kami yung mahina ngayon, okay? Kasi dahil sa ministry, gastos sa dito, gastos dyan, para matuto yung ibang tao, pag gumastos ka, mawalan ka. Diba? Pero okay lang. Tapos itong mga bata, tumatalino, ang galing. Tapos, syempre, pagpapalayan pa ng Diyos, kasi maayos yung ginagawa nila, maganda yung ginagawa nila. Tapos itingnan, oh, ba't ikaw, pastor, ba't mahirap ka?
Ba't ako nakita mo naman ganito ko? Hindi na realize na yung labor nito ang nag-contribute para sa success mo. Amen. Nangyayari yun. Pero sabi nito, embrace mo lang yun! Pinasabi nila kahit mga pastor na, gusto namin kayo yung pagpalain ng Diyos. Totoo yun. Dati hindi ko maintindihan nyo, parang plastic naman ito. Isip-isip ko lang dati. Pero yun ang totoo. Walang ibang paraan. Hindi pwedeng tatay ka, maingit ka sa anak mo. Ay, huwag ka na mag-aral dyan. Huwag ka na mag-aral. Mas nayabang ka lang. Lalaitin mo lang ang pagtanda mo. Hindi gano'n. Di ba ang gagawin ng matitin ng tatay? Sige lang, huwag lang. Kuba-kuba na yun, no? Oh, mag-aral ka lang. Sige lang, maging malusog ka lang, di ba? Ay, kakainin ko. Pag di ako kumain, mahina ako. Ay, yung anak ko. O, sige, sa'yo na. Kagat lang na maliit, sa'yo na yan. Ganun yung prinsipyo dito. Embrace mo yung weakness para sa iba. Sila naman yung lumakas. Okay? So, yun lang yung number one. Ano yung magandang use ng weakness? Supporting and service for the weak. Okay lang yun. Kasi mahina ka, hindi ka magaling, hindi ka successful, eh, yan lang ang ano mo, okay na yun, hindi yung pinagdaanan mo, para lumakas yung iba. Amen. And then last, 1 Corinthians 25, yung pinaka-use na maganda ng weakness. Eh, sorry. 1:25-11. Bakit pag sinasabihan tayo ng weak tayo, okay lang? Again, pag sa tamang context, ha, okay, okay, papakabobo kasi may mga preacher na ganun din naman eh. Banggit ko sa inyo, di ba? Malinit yung tuturo nila, oh, okay lang sa akin yan, ang Panginoon, ang bahala, parang sinangka lang yung Diyos. Narinig nyo naman yung term na yun. Dati hindi ko rin maintindihan. Si Pastor, lagi sinasabi yun. Sangkala ko yung Diyos. Pero sangkala ko yung sabihin. Kasi ginagamit mo lang. Tapos, parang springboard eh. Parang ganun. Tapos yung pinupunto mo, salblay naman pala. Hindi tayo ganun. May sabi dito, bakit okay lang tayo maging weak? Okay, basa nyo. Ready, go. Because the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Yun. Kung naging weak ka, pero naglilingkod ka sa Diyos, ay weak. Kala lang nila yon. Sabi natin, weak ka talaga. Ako nari, ganito. Anyway, ako nari. Nari, ako, pastor ng maliit na church, di ba? Pero si Joel Austin, pastor ng malaking church. Nari, ganito, di ba? So, kukumpara mo ba ako doon? Eh, wala akong kwenta. Pastor, si Joel Austin, yaman eh. Tsaka yung mga false teacher. Hindi, yung weak, yung weakness ko nakikita mo, kung sa Diyos yan, mas malakas pa dun. Mas wise. Kasi kaya, lagi naman mag-gayon, yung iglesia ni Manalo kanina, isang pantumba lang dyan eh, ligtas ba kayo? Si Cristo pa, Diyos, oh, hindi ako mag-usapan yan. Nainira naman kayo eh. I guess nyo ba? Yung weakness natin, malakas na yun. Yung konting nalalaman natin, ito, isa pa sa mga napansin ko, kaya na-inspire ko maging preacher, kahit ako'y bulol-bulol. Kasi nakita ko rin yung ibang preacher na talagang, alam mo yung sa paulit-ulit sinasabi nila, pero totoo eh. Hindi ko may didina yun. Na minsan gusto ko rin laitin. Alam mo, tinapos nito. Pero ang gagaling magsalita kasi ang ganda ang salita ng Diyos. Amen. Kahit paulit-ulit mo sabihin yung IQ yung tao na yun, ay sabihin natin, ewan ko, ano bang standard na IQ ngayon? 120 ang matalino na. Ganyan yan eh. Ano ba yan? Di ko alam, di ba? So, inuulit-ulit na ngayon yung pinipreach niya. Di mo kasi tanga ngayon para sa ibang tao. Kasi, ibang tao, kabisado ang speed of light. At kung ano man yan. Pinapanood niya sa Stephen na ano ko eh. Tapos yung mga kinukumpit. Kaya ko lahat yan eh. Mga technology, magaling siya. Anong use nun? Pang sarili lang, bagsak ka sa Panginoon. Amen? Yung preacher na mukhang ewan, yung kaligalingan ng Diyos, yun ang pinipis niya, maraming maligtas doon, hindi man siya yumaman, siya magpalay sa lupa, ang dami niya naman sa langit. Amen? So, yun po, yung gusto na sabihin bandang sa pagwawakas po natin, yung kahinaan, huwag nating yayakapin, pero siguraduhin natin, okay, na malakas tayo una sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mga bagay na patungkol sa Panginoon, hindi peke, okay?
Nakita natin ang Panginoon, for example, si Jesus. Diyan tayo magtapos doon. Si Jesus, pag tinignan mo, parang talunan, pinatay, namatay naman. At hindi niya siya matalino to kasi kung matalino siya, nakumbinsin niya yung mga Hudyo, di ba? O kasi, sobrang talino mo eh. Antichrist yun eh. Antichrist yung gagawa nun in the later times. Mga leader ng sanlibutan, mapapasunod niya. Matalino. Matalino ba? Matalino sa ganung bagay, pero hindi pa rin. Ang Panginoon, ginamit niya yung talino exactly sa saktong application din. Na maligtaso na yung mga tao and then, umakamayawang pala tayo sa kanya, gagamitin niya sa glory ng Diyos, hindi ng tao. Kasi nga, kaya nga ang laki ng kalokohan ng tao hindi naglilingkod sa Diyos, alam mo bakit? Kasi ang Diyos nagbigay niyan eh. Purpose at purpose ang pag-uusapan, sablay na. Pag binigyan ka ng tao, binigyan ko si Christian ng pera, oh, bili mo yan ha. Bili mo yan ang dapat, makakain tayo lahat. Mas binili niya sarili niya, talino talaga nun, no? At least, siya yung nakakain. Kaya pag nakita ko yun, yari siya sa akin, di ba? Yung purpose ng binigay sa kanya, ng kung sino nagbigay sa kanya, hindi niya tinupad. At ganyan yung mga unbeliever, at minsan, yung mga anak ng Diyos, ganyan din, yung nakakabwisit. Kahit anak ng Diyos, mga katulad niya, again ha, hindi ko alam kung reprobate si Abante or what. Imagine nyo kung tunay na Kristiyano yan. Imagine nyo lang, tunay na Kristiyano yan. Binigyan siya pagkakataon, binigyan siya ng blessing, resources, and then bandang huli, ang bida, siya na. Kanino ka mabuisit, for example, kay Popo, kay Abante. Mas mabuisit ka sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya, yun ang iwan ko sa inyong lesson, sundin natin ang Panginoon. Kung outwardly, talon-talon si Jesus eh. Pero tuloy lang siya in faith. Okay? In faith, naniniwala siya sa plano ng Ama at matutupad to in the latter times. Amen? Amen. So, do you want to be weak? No. Ayan, nahati na tayo ngayon eh. Hati na tayo. Isinadya ko talaga yon. Para ayaw natin maging weak. Amen? Amen. Pero kung yung weakness na yan, tuto pa rin yung kalooban ng Diyos, doon na ako sa weakness. Amen. Kung ha. So, sana naiintindihan yung pagkakaiba. Medyo malalim tayo ngayon, pero naka-record naman yan sa YouTube. So, sana, salamat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. At nibigyan ako yung mga mensaheng katulad ng ganito, Panginoon, na hindi po namin maintindihan yung mga lesson ng sa paraan ng kamunduhan, Panginoon. But binibigyan sa paraan, Panginoon, na even minsan parang imposible, mga malalim na katotohanan, maintindihan namin sa buhay. Ito po'y binibigay niyo, Lord, dahil kayo po'y sumun sa inyo, sa kaparaanan niyo, matulad ng ganitong setup, Panginoon, church, local congregation, sinusunod lang yung salita. And then, Panginoon, yung mga mystery events sa ibang tao, maintindihan namin. So, I pray sa ganitong issue, Panginoon, sa amin. Yung mga nangihina, Panginoon, dito, Panginoon, I pray na sila po ay tumingin sa inyo. Kung saan mo kami nangihina, Panginoon, normal naman niya sa buhay. Hindi kami nag-expect ng perfection. Kahit ang may anak niyo, ang perfection darating na in the future, sa langit, Panginoon, sa inyo, heaven and new earth. At sa mundo kami, Panginoon, ito'y testing area. Ay po'y sinusubok nila. Ang gawin lang namin yung aming mga kaya in faith sa inyo, Panginoon. Nagitiwala kami. At yun ang gawin namin sa lahat ng area ng buhay, Panginoon. Especially kami naligtas. I-apply namin yung pananampalataya. Again, we win souls, Panginoon. Kahit sa iba, Panginoon, that's a thing of the past sa maraming religion, Panginoon. Ginagamit lang yung pangalan, but hindi siya nag-win. Kasi nga po, wala na sa kanila yun. I pray kami ng ganahan, soul winning, Panginoon. Maligtas yung mga tao, magtiwala kami. Yung salita, yung Bible, Panginoon, napakamakapangyarihan. Maliligtas ang mga tao, Panginoon. Kung sila'y makapakinig ng salita. At again, share namin. Maintindihan namin ang kaligtasan. Maliligtas ng mga tao po. I pray yung ibang bagay, Panginoon. Napakaraming area ng buhay namin. Pwede kang maging mahira. Sa utak, Panginoon, man yan, physical, Panginoon, basta may sakit, basta medyo matanda na, yung iba naman bata masyado, yung iba naman sa pera, Panginoon, yung iba naman ay sa nalalaman, sa career, Panginoon, yung iba naman ay relationship, talo kami, Panginoon, minsan nalagay kami sa relationship na disadvantages, pero I pray, yung mga kailangan na yan ay tiwala kami, Panginoon, paano ayusin yung mga gawa namin, gawin namin, Panginoon, para may isa-ayos yan. Maging malakas kami.
especially sa mga bagay na pinapagawa ni Lord at kayo po yung makakasa ng rewards, Panginoon, especially sa inyong makakapan, Panginoon, sa inyong langit po. Kailangan po, Lord, patuloy niyo po ang pagpalaing bawat isa. Itiwala sa inyo. At mga banak pa namin for the rest of the week, Panginoon, mamaya kayo mag-ingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.